Hi guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ngayon nga, pag-uusapan natin kung ano na lang ba ang ibig sabihin ng mga code ngayon na bago. Dati kasi ang code ay numeric o 1, 2, 3 hanggang 8. Ngayon, pinalitan ni LTO ng alphanumeric na. Ano na lang ba ang pwedeng i-drive at ano na lang equivalent ng iyong driver's license kapag ikaw ay mag-renew? At kung ikaw ay kukuha naman ng driver's license, ano nga lang ba ang code na pwede mong kunin kung sakaling magpapa-driver's license ka na? Let's go! Okay, so ngayon nga ay alphanumeric, ibig sabihin pinagsamang letra at numbers na. Una, sa code A, ito yung mga motorbikes, ito yung mga motor, A-trikes, ganyan. So, meron din siyang category na L1, L2, L3. Ano nga bang description ng mga L1, L2, L3 na to? Yung L1, 2 wheels up to 50 kph, so, yung mga 2-wheels vehicle na hindi dapat lalagpas ng 50 kph, ibig sabihin 50 kph lang pababa. Yung L2 naman, ito yung 3-wheels up to 50 kph lang din. Ito yung mga e-trike na 3-wheels na dapat hindi lang din siya lalagpas ng 50 kph lang din. Okay, sa L3, ito naman yung 2-wheels na maaring lumagpas ng 50 kph, and then sa L4, ito yung sidecar, tricycle up to 50 kph. So ayan yung ano, kung holder ka ng code A, pwede ka nang mag-drive lahat nung nasa L1, L2, L3. Okay, malinaw. Sa code A2, ito yung sa mga tricycles at saka yung mga microcars. Ayan, so meron din siyang category na L5, L6, L7. Okay, so ano naman ibig sabihin o ano naman yung description ng L5? Ang L5 daw ay 3 wheels symmetrical up to 50 kph. So ito yung symmetrical na ito, ito yung mga 3 wheels na nakikita yung parang badja o badja, yung badja na yon, yung kadalasan ginagawang tricycle. So ayan yung L5. And then sa L6, ito yung 4 wheels with weight up to 350 kg and a maximum speed of 45 kph. So ayan naman yung L6. Tapos yung L7 naman, yung 4 wheels vehicle naman with weight up to 550 kg and maximum speed of 45 kph. So mas mabigat lang yung ano nito, yung capacity niya, yung kaya niyang ano, yung L7. So kapag holder ka na ng A2, so pwede ka na rin mag-drive ng L5, L6, L7. Sa code B, so kanina code B, code A, at saka A1, ngayon naman ay code B. Kasi LTO dati, ito ay yung code 2. So ang code B, B1, B2, ito yung sa mga cars and light trucks. And then yung category naman niya ay M1, M2, N1. Okay, so ano naman yung description ng M1? M1, vehicles up to 5 kg GVW with not more than 8 passenger seats. So yung GVW, itong gross vehicle weight, madalas yan makikita nyo sa gilid ng sakyan, sa pinto or sa side niya. So ito daw yung pwede ka daw mag-drive niyan kapag yung code mo ay code B at tapos may M1 siya, not more than 8 passengers. So ito yung mga SUV, mga PUV, ayan, na mga van, ayan, basta hindi siya lalagpas. So, halimbawa, mga Fortuner, ayan, mga sedan, okay, so, ayan. Tapos yung M2 naman, ito naman yung vehicles up to 5 kg GVW with more than 8 passenger seats. So, ito yung pwede nang lumagpas ng 8 passenger, like yung mga van na, yung mga van, at saka yung mga ibang EUV na more than 8 passengers. So, sa N1 naman, ang description ng N1 ay vehicles carrying goods up to 3,500 kg GVW. So ito yung mga nagki-carry ng mga items, mga goods, mga panghanap, mga pambenta. Okay. So pagkain, ayan, pagkain. So dapat yan ay holder ka na lang professional driver's license. Kasi kapag sa ikaw ay binabayaran sa iyong pagmamaneho, dapat holder ka ay professional driver's license. And then nakaano pa diyan sa kategory na yan o sa kategory na yan kung automatic o manual. And then kung automatic yung code mo,
hindi ka pwedeng mag-drive ng manual. Then kung manual naman, pwede ka mag-drive ng automatic at manual. Okay? So ayan. Ayan naman yung code B, B1 at B2. Sa code C, ito naman yung mga malaking truck. Okay? So kanina yung code B2 daw ay light trucks. Sa code C naman ay mga malaking truck na at saka may kategory siya na N2 at N3. Ano nga bang description ng N2? So a vehicles carrying goods exceeding 3,500 kilograms. Ito yung mahigit 3,500 kilograms GVW na nagkikerry ng mga goods na vehicles. So code D, yung sa mga bus drivers, so dapat ganito yung code mo na may kategory na M3. So ano nga ba yung M3? Passenger vehicle above 5,000 kilograms GVW with more than 8 seats. So ito yung mga bus na nga. So dapat yan professional driver's license holder ka na. Okay? So sa code BE, ito yung mga articulated cars with trailers. Ito yung mga malaki na, no? Na may category na 01, 02. So ano ang ibig sabihin niyan? Yung 01 daw, articulated vehicle not more than 750 kilogram GVW. Then mas malaki na tong 02, articulated vehicle exceeding 750 up to 3,500 kilograms GVW. So sa code CE, articulated truck with trailers, ito nga yun, yung sa 03 na may kategory na 03. Ano ibig sabihin yan? Articulated vehicle exceeding 3,500.